I have one single version of the New Testament for you to read only what is written in the book of life. Sabihin niyo, mainit ako. Eh, gusto yung pangaral ng araw ni Kristo na magbasa na binasag niya ang sabat pa ulit-ulit in perfect tense ng Luwa sa New Testament text. Kaya ibabalik ko yung tanong natin kanina. Pwede siya magpagaling ng Lunes, Martes, Miyerkules, pinili ng Sabat. Bakit? Pinabangga niya ang mga religious leaders na hindi maintindihan. Siya na ang greatest prophet, hindi si Moses. Pagdating sa John 1:17, ang biyaya ay dumating na kay Kristo kung paano ang batas ay kay Moses. Kaya maraming galit kay Kristo at marami rin galit kay Pablo. Bakit? Ang kanilang mensahe ay kalayaan na. Di wala ni Pablo yung mensahe ni Kristo. Kayo mga napapagod, lalo na sa mga kapitbahay namin. Sino man ka sa inyo napapagod na sa bigat ng buhay niyo? Sino man sa inyo napapagod na sa mga bisyo hindi nyo maiwasan? Sino man napapagod na sa inyo dahil may mga sakit kayo? Sino ba may inaalinan ng mga masasamang espiritu ang sabi ni Kristo tamang tuming? Pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahimahan. Ang ginagawa niyo, ipitin mo sa balikan ng sabat na hindi man lang dapat kumpitin. Ano pa bang dapat interpretation dyan? Sabat was a sign to Israel. Ang sabat ay tanda para sa Israel. Sa pagitan natin kanilang covenant ng Yahweh. Ang tanda sa mga Kristiyano dahil ginamit natin salitang Kristiyano, sabi ni Kristo, this is my new commandment. Ito ang sabihin ko sa inyo mga sinabi ng sampung kautusan. Ito ang sabihin ko sa inyo malalaman ng mundo na kayo sa akin dahil kayo nagmamahalan. Ito ang sign ng mga Kristiyano, hindi yung pangingili ng Sabat. Tapos kukuha kayo ng mga komentary na panunaw rin ng mga tao. Sabi niya kanina, mas magandang basahin yung mga pabor sa Sabat. Mali! Ako ang ginagawa ko, binabasa ko yung mga pabor sa Sabat at yung mga pabor sa Sabat natagpuan ko na tama lang yung mga pabor sa Sabat. Problema sa atin, tungkol lang sa salimatin sa nag-aaralan natin eh. At hindi natin makita ang mga distinction ng ages. Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 12, may hinayag na kay Pablo, kaya nga nagkaroon siya ng tinik sa laman. Mga bagay na hindi naunawa ng propeta, mga bagay na hindi nireveal noong unang panahon, na sinabi ng mysterious, na isalitang mysterious sa Greek, ginagamit sa mga patentis ng password yan, mystery yan, may nireveal na mystery kay Paul para sa ating mga Kristiyano, sa ating kapanahonan. Na kung hindi mo makikita, babalik ka sa luma na ang Rosel Diyos, bagong tipang, namatay na si Kristo para sa iyo at para sa akin. At sa kanya ay merong kapahingahan. Ang dapat natin tignan, hindi oras, hindi araw. Ang tignan niyo ay persona, walang iba kundi ang Panginoon Jesus Kristo. Kung gusto niyo makita ang mga kasalanan sa Biblia, basahin niyo na ako ito, konteksto sa Biblia na nagsasabing ayaw na ang kasalanan.
nakita niyo na, si Pablo sa Galatians 5, ayan ang mga buha ng kasalanan ng likas all sin nature, inurusta niyo na. E sinisingit na ito, yung mga binakalista.